What's up guys? So this time sa video na ito, pag-uusapan natin yung about sa isa sa mga pinakamahalagang part ng structure sa isang building or kahit anong structure. Ginagamit natin siya. So ito yung trusses. Okay. So our topic is assumptions for analysis of trusses. Okay. So, before tayo magsimula, no, let us first define ano ba yung truss, no? Bakit may truss, di ba? Ano ba yung truss? Ano ba tong structure, part ng structure nito? Okay, so truss is an assemblage of straight members connected at their ends by flexible connections to form a rigid configuration. So again guys, no, yung truss is part in assemble siya ng mga straight members. Kung saan yung mga dulo ng bawat member, no, ay pinagdikit-dikit and we form a rigid configuration. So that is truss. Okay? So the members commonly used in construction consist of wooden struts, metal bars, angles, or channels. So usually, no, kapag nag-construct tayo ng truss, no, yung ginagamit natin is dalawang material lang usually yung ginagamit natin. It's either wood or steel. So, kung wooden struts yung ginagamit natin, okay, that's so ang nag-create natin is the wood truss. Kung sa steel truss naman, no, you usually use metal bars, angles, or channels. Okay, so, yun na nag-create tayo ng steel truss. So, ayun. So, modern trusses are constructed by bolting or welding the ends of the members to a common plate called gusset plate. So, I'm sure you are familiar with the term gusset plate. So, usually, ito yung ginagamit natin kapag nagkukonstruct tayo ng truss, no, nagkagamit tayo ng mga gusset plates. No, ito yung ginagamit natin sa mga joints, no, such that no, magkukonnect nga yung mga ends ng ating mga members. So, ang itsura ng gusset plate, of course, ito, alam nyo, I think nakikita na kayo ng ganyan, no? Okay, so sa actual, yung katulad nito. So that is the gusset plate. Okay? So, dito tayo guys muna sa classification ng truss. Paano ba natin maka-classify yung truss? Meron tayong dalawang klase, main classification ng truss. Ito yung plane at saka space truss. Planar or space truss. Okay? So, of course, so yung difference nila is that plane is two-dimensional na truss and yung space is three-dimensional na truss. So, yung plane naman, eh, pwede natin maklasify into three. Okay, so, yung planar truss, eh, maaaring simple, compound, or complex. So, take note guys, no, na pwede mong maklasify nga, I mean, maklasify mo yung plane truss as either simple, compound, or complex, depende sa arrangement ng mga members. Okay? So, pag-uusapan natin siya later on kung paano natin malalaman kung simple siya, or compound siya, or complex siya. Okay? So, dito muna tayo guys, no, let us first differentiate ano ba yung pagkakaiba ng plane truss at space truss. Although, very easy lang naman to kasi, di ba, parang from the term themselves, no, plane at saka space, no, alam na kagad natin yung difference. No? Kung sinabi natin plane, that is if all the members of a truss and the applied loads lie in a single plane. So, lahat ng members ng truss, pati na din yung mga loads na in-apply, ay naglalay sa single plane, sa isang plane lamang. So, two-dimensional ito. Pag sinabi natin space truss, that consists of members joined together at their ends to form a stable three-dimensional structure. So, 3D, no? So, ibig sabihin guys, dito sa space truss, hindi naglalay sa isang plane lamang yung ating mga members, pati na din yung mga loads. So, ibig sabihin, possible that they are directed at any direction nga yung ating, yung ating mga forces at saka yung mga members ay nag-direct or at any direction. So, maaaring maraming planes na pinag-uusapan natin dito. Okay. So, ito yung example guys ng plane truss. Of course, no? Two-dimensional force and members. Usually, ginagamit natin siya sa, makikita natin siya sa mga bridge trusses. And sa mga roof trusses. Okay. Ito is a bridge truss. Ito makikita nyo, of course. Okay.
Yung sa space class naman, obviously, no, since three-dimensional siya, ayun, yung ating mga forces ay 3D din, no, kasi nag-direct sila different directions, okay? So, example na ito sa actual is katulad na ito, okay? So, that is a 3 or space chassis, three-dimensional chassis, okay? So, dito na tayo, guys, no? So, pag-usapan muna natin, guys, about sa plane chassis. Anyway, sa next na mga videos natin, pag-usapan natin yung space chassis. So, dito muna tayo sa plane chassis. Take note that plane chassis used to support roofs and bridges. So, kaya nga tayo pinatawag na roof truss. Ito yung mga trusses sa mga bahay natin, okay? Or sa mga buildings. And meron tayong tinatawag na bridge truss. Okay, so again, so yun kasi yung pinaka- usual na ginagamitan ng plane truss, yung roof at saka sa bridges, okay? Okay, so dito tayo guys, no, sa classification ng plane truss. No? So sabi natin kanina that plane truss may be classified as either simple, compound, or complex. So let us now determine, para natin malalaman, no? Let us now discuss, para natin malalaman kung ang isang truss ay simple, kung isang truss ay compound or complex, di ba? So, ayun, so let's classify, before beginning the force analysis of a truss, it is important to classify the truss as simple, compound, or complex, and then be able to specify its determinacy and stability. Okay, so again guys, no, ulitin ko lang, no, mas maganda kung before ka mag- force analysis sa truss. Ibig sabihin guys, before ka mag-method of joints, method of sections, kunin yung mga reactions and everything, no? It is important na mag-classify mo muna yung truss as either simple, compound, or complex. Kasi maaaring nakadepende sa classification niya yung magiging approach mo sa force analysis, okay? And then, after that, if mag-classify mo na siya as either simple, compound, or complex, then you are now going to specify kung stable ba siya or unstable and determine kung determinate siya or indeterminate. Ganon. So, ayun. So, bago, unahin mo natin yung first classification ng plane truss, which is the simple trusses. Ano ba yung simple trusses? Okay, so bakit may simple? Okay, so take note na sa simple trusses, we have to remember that the simplest framework that is rigid or stable is a triangle. So, triangle yung pinaka-simple na framework na stable. Okay, so kaya naman, ito yung pinagbabasehan natin sa pag-construct ng simple trusses. Okay? So, a simple truss is constructed by starting with a basic triangular element and connecting two members to form an additional element. So, eto guys, no? So, para malaman mo kung simple truss ang isang truss, all you have to do is to analyze, no? Tingnan kung saan ba nagsimula, paano ba na-construct yung truss, no? Kasi yung simple truss, sinoconstruct siya using a basic triangular element. So, doon ka dapat magsimula sa triangle, okay? Tapos, after that, magdadagdag ka ng dalawang element para maka-form ng another triangle, okay? So, ayun, so another dalawang element, tapos isang joint yung mag-create nila. Tapos after that, may create na naman, magdadagdag ka na naman ng dalawang members, tapos another joint, ganun, hanggang sa masatisfy ka sa itsura ng truss. So, ganun yung simple truss, guys, no? Magsisimula sa basic triangular element, and then connecting two members to form an additional element, connecting another two members to form an additional element, and so on and so forth. So, hanggang sa matapos yung truss, kapag ganun yung process mo, yung procedure, so ang tawag nun sa finish na truss, is simple truss. Okay. So example, para mas maintindihan natin. Example, we have a basic triangular element. So that is ABC. Okay. So kung gusto natin magawa ng truss, ibi all you have to do is magdagdag ng two additional na members. Tapos so two additional members katulad nito, and then form a new joint. So katulad niyan, so another triangle yung nakikita. So in other words, so kung ganyan, tapos na agad yung truss sa ganyan, ano lang, hindi, that is a simple truss, di ba? Pero gusto mo bang magdagdag, kaya sabihin natin, nagdagdag pa tayo ng isa pang
another group of members, and then another join, then that is still three simple trust. Basta sumusunod ka sa ganitong procedure, guys. So, simple trust ang tawag natin sa end na sa end product na trust. Magkaroon nyo. Okay? So, examples, guys, para mas maaaring natin. Okay, example ng simple trust ay ito. So, this is simple trust. So, para mas maintindihan natin bakit siya simple trust, ingat. Let us analyze konti ito. Okay? So, bakit ito ay isang simple trust? So, siguro, para mas alam natin, guys, no? Ano yun natin kung saan maaaring nagsimula? So, maaaring nagsimula siya dito sa members AB, AC, at saka BC. So, tatlo. That is a triangle. Kaya pag nagdagdag tayo ng dalawa, ito, at saka isang bagong joint. Ito yun. Okay? So, stable pa rin siya. Simple trust pa rin yun. Okay? Tapos, pag nagdagdag tayo ng dalawa, guys, ito, at saka ito, tapos another joint. Ayun. So, stable pa rin siya, and that is still a simple trust. And then, magdagdag tayo ulit ng dalawa, ito, at saka ito, and another joint. Ayun. So, stable pa rin siya, and that is still a simple trust. So, itong trust na to, sinusunod siya sa process na nagsimula sa triangle at nagdagdag ng dalawang members at isang joint, then, ibig sabihin, this trust is a simple trust. Okay? So, madali lang naman siya, guys. Okay, so how about this trust? Okay, so, pag ganito, guys, pag nakakita ka ng ganito, huwag ka mag-judge, that is not a simple trust kasi meron ditong quadrilateral. Sabi na yan, no, huwag ka kagad mag-judge. Hindi tayo judger. Okay? So, take note that it is important to realize that simple trusts do not have to consist entirely of triangles. Hindi kailangan, hindi necessary na lahat ng makikita mo sa trust ay puro triangle para maging simple trust siya. So, yun nga, para malaman natin kung ito nga ba ay isang simple trust or not, no? Let us analyze katulad ng ginawa natin kanina. Okay? So, isa. Okay, so ito yung trust na yun. Okay? So, siguro, no, para katulad kanina, no, magkaroon tayo ng isang basic na triangular element. So, ito, A, B, C. Dito tayo simula. Okay? So, pag nagdagdag tayo ng isa o ng dalawang members, tapos another joint, so sabihin natin, ito yung nilalagay natin, CD at saka AD, and then another joint, ayun. So, that is still simple trust. Okay? Magdagdag pa tayo ng dalawa and then another joint. Okay? So, ito yung binagdag, tapos ito yung binagdag, then another joint. Oh, so that is simple trust pala siya. No? So, hindi kailangan na doon dito tayo nag-end, ay dito din tayo mag-connect ng isang member. So, it's okay kahit saan join ka mag-connect. No? As long as triangle yung, as long as dalawang members yung in-add mo and nag-add ka ng isa pang join. So, yun yung, ano. So, ibig sabihin guys, ito is a simple trust. Walang kalula-lula, no? That is a simple trust. Okay. So, how about a compound trust? So, kanina, sabi natin that simple trusts ay nagsisimula sa basic na triangular element and then nagdadagdag ng dalawang members and isang joint para maging simple trust and so on and so forth. Okay. So, how about the compound trusts? So, compound trusts naman, guys, by definition, these are constructed by connecting two or more simple trusts to form a single rigid body. Okay? So, ayun, no? So, again, no, yung compound trusses are connected or are constructed by connecting two or more simple trusses to form a single rigid body. Okay. So, again, no, yung compound truss ay kinukonstruct natin kapag makakonstruct natin ng isang compound truss kapag pinagsama natin yung dalawa or higit pang simple trusses, no, para makaform ng isang single na truss. So, compound truss ang tawag doon. Example, ito, makikita niyo yung figure sa PowerPoint. So, this is a compound truss. So, bakit natin siya tinatawag na compound truss? So, nasa dito yung ating simple trusses. So, yung simple trusses natin dito, guys, ay itong triangle. Itong truss na to. Ito.
ito trust na to, ito yung ating simple trust na isa, tapos itong pangalawa natin na simple trust. Ito. Okay? So, yun. So, ibig sabihin, no, kinunek natin, pinagsama natin itong dalawang trust na to, simple, tsaka simple, ng gamit yung tatlong, nagdagdag lang tayo ng tatlong mga bars, so para mapag-connect ngayon yung dalawang simple trusts. So, ang tawag natin dito is compound trust. Okay? Another example, guys, of a compound trust ay this one. Okay? So, obviously, alam na natin, since alam kong may idea kayo kung nasan dyan yung ating simple trust, di ba? Okay, so sige nga, naisipin nyo kung asan dyan yung simple trust. Okay, so yung simple trust natin dito, guys, ay itong trust na to. Ito, tapos, wait, ba't ganyan mo? Ayan, tapos itong trust na to. Okay, so, again, ang ginawa dito sa trust na to is kinonect yung dalawang simple trusses, itong trust na to, at saka itong trust na to, gamit yung isang bar at isang joint. So, ayun, so that is a compound trust, no? Kasi pinagsama natin yung dalawang simple trusses. Okay? So, take note guys na sa pag-join ng mga simple trusses para makaform ng compound trust, there are three ways to do it. Una is when we use a common joint and bar. So, katulad nito guys, no, dalawang simple trusses natin, then pinag-connect natin yung dalawang simple trusses using a bar and a common joint. Yung bar natin dito is yung BE, tapos yung common joint is sa C. So, yun. So, naka-form tayo ng compound truss gamit yung common joint and bar. Okay? Yun yung unang way para i-connect na yung mga simple trusses to form a compound truss. Okay, pangalawang way is ito. So, dito sa pangalawang way, no, simple trusses are connected by three bars. Okay? So, kung nakikita nyo guys, yung ating simple trusses dito is yung malaking truss sa labas, that is yung DEF. Yun yung una nating simple truss. Yung pangalawang simple truss natin is yung malaking, yung maliit na truss sa loob, yung ABC. Okay? So, kung meron tayo yung inner truss at outer truss, na kinunek natin yung mga joints nila using three bars. Okay? So, again guys, na-discuss natin before sa stability na hindi pwede na itong mga bars na ginamit natin for connecting simple trusses are concurrent. So, hindi pwede mag-limit sila at one point kasi magiging unstable na ang trust kapag gano'n. So, sa case na to, this is stable kasi hindi naman sila concurrent. So, again guys, nung gumamit yung pangalawang way natin ang pag-connect ng mga simple trusses para maka-form nga ng compound trust is using three bars. Yung kanina, using isang bar or isang joint, ngayon naman ay three bars. Okay? Yung pangalawang way guys ay kapag ganito. So, this is a simple trust. This is a compound trust. I'm sorry. Okay. So, bakit siya compound trust? Bakit parang ang komplikado? Okay. So, tinatawag siyang compound trust, guys. Bakit siya compound trust? And that is because yung trusses may be joined, yung mga simple trusses daw, may be joined where bars of a large simple truss called the main truss have been substituted by simple trusses called the secondary trusses. So, kung napapansin nyo guys, yung kung titingnan natin yung as a whole yung ating trust, mukha siyang simple trust. Mukha lang siyang simple trust. I mean, ito ba guys, no? Para magkaintindihan tayo. Kung yung trust natin ay, kung itong trust natin ay ganito, isang member lang to, then this is a simple trust. So, ayaw nakikita nyo yung aking sinusulat. Kung isang member lang to guys, ito isang member lang, tapos isang member. So, itong buong trust na to is actually a simple trust. So, kaya siya naging compound trust. That is because yung mga members na to, itong red na to, okay, ay pinalitan ng mga simple trusses. No? So, ang tawag natin sa malaking trust, itong malaking trust, ang tawag natin dyan is the main simple trust. At itong mga maliliit na trust, ang tawag natin dyan, yung mga secondary simple trust. So again, para makagawa natin itong trust, all you have to do is palitan yung mga members ng malaking main simple trust
ng mga secondary simple trust and you can now form a compound trust. Okay? So, yun lang. So, madali lang naman mag-determine guys kung compound siya. Konting utak lang konti. Parang basta ako ba? Kaya niya, laban lang. Okay, so dito na tayo sa complex trusts. So, paano natin malalaman kung ang isang trust ay complex? Okay? So, complex trusts is one that cannot be classified as being either simple or compound. So, pag hindi mo na-classify yung isang trust as simple trust or hindi mo siya na-classify as a compound trust, then automatically that is a complex trust. Okay, example. This one. So, this is a complex trust because this is not simple and this is also not compound. So, that means complex siya. Ganun na. So, actually, yung pinakamahirap dito yan na sa tatlo is yung complex trusts. Okay. Pero anyway, pag-aaralan natin siya din. Okay. So, dito muna tayo guys sa assumption for analysis of trusts. So, ano yung mga assumptions natin pag nag-analyze tayo ng trusts? That means kapag nagsusolve tayo ng trusts like method of sections, method of joins, gano'n. So, unang assumption natin guys, wait na. To design both the members and the connections of a trust, it is first necessary to determine the force developed in each member when the trust is subjected to a given loading. In this regard, two important assumptions will be made in order to idealize the trust. So, ayun. So, meron tayong dalawang mga importanteng assumptions na kailangan gawin or kailangan i-assume na, no? Para ma-idealize natin, yung idealization of trusts. Okay? So, unang assumption natin, guys, is that the members are joined together by smooth pins. So, ito lagi yung ating assumption. So, members must be joined together by smooth pins. Ang ibig sabihin, guys, no, kung ito yung isang member ng trust, tapos ito isang member ng trust, i-assume natin na smooth pin siya. Yung parang pwedeng gumalaw-galaw, mag-rotate-rotate yung ating mga members about the pin. Ganun yun. So, yun yung ating assumption. So, obviously, no, hindi siya nangyayari sa actual. Bakit? Kasi, usually, ginagamit natin sa mga joints ay gossip plates. So, hindi yung smooth pin, to be honest, no? So, take note, guys, na in cases where bolted or welded joint connections are used, this assumption is generally satisfactory provided the center lines of the joining members are concurrent at a point. So, satisfactory pa rin itong assumption na to, guys, no? As long as yung ating mga joining members ng trusses are concurrent, no? Nag-meet sa isang point. So, okay lang na ito yung ating assumption. That is still, kumbaga, safe siya for designing and analysis. Okay? Number two, natin assumption is that all loadings are applied at the joints. Ayun. So, lahat ng loadings natin are applied at the joints. Okay, so, in most situations such as bridge and roof trusses, this assumption is true. Okay, so take note guys, no, na kapag ka, for example, sa actual kasi, di ba, sa actual, hindi naman smooth pin yung ating mga joints, no? Kung baga, meron silang konting rigidity. Tapos, actual, hindi naman lahat ng loadings ay applied at the joints. Meron naman mga loads na nasa gitna ng mga members ng trusses. Diba? Pero guys, kapag ka inanalyze natin sa actual, kapag ka inanalyze natin yung truss natin in that way, no, ang mangyayari is magkakaroon siya ng secondary stresses. No? So, magkakaroon kasi ng bending yung ating mga members. And so, therefore, hindi siya magiging actually loaded ng mga members. So, ang kailangan, kaya kasi tayo nag-assume ng ganito, okay, is for the purpose na magiging actually loaded yung members. Okay, so, yun. Basta yun guys, no, kapag ka nag-assume tayo ng ganito, no, pin connected and all loadings are applied at two joints, no, ang ibig sabihin nun, we are assuming na yung primary stresses lamang yung nag-act sa ating mga members sa trusses. Okay? So, walang secondary stresses. Pero again, no, meron ganyan na computation, lalo na sa designer, ganyan na computation. So, it's fine kapag ka ganun. Okay, so again, no, ito yung ating mga assumptions for analysis of trusses. Okay? So, bakit natin kailangan mag-assume ng ganito, guys? No, that is because of these two assumptions, each trust member
acts as an actual force member, and therefore, the forces acting at the ends of the member must be directed along the axis of the member. So, kaya tayo nag-assume na ganito, dalawang assumptions na ito, gamit nito is para maging actual force member yung mga truss members. And, ibig sabihin, kapag actual force member siya, dalawa lang yun, maaaring tension or compression yung ating members. Okay, so take note guys, no, na it is important na kapag ka nag-analyze ka or nag-analyze ka ng chassis, it is important na i-determine mo kung tension or compression nga yung ating mga tension, ng ating mga truss members. Bakit kailangan yan? Kasi iba yung process ng designing ng tension members, iba yung process ng designing ng compression members. Okay, so it is important na ma-determine mo during analysis, pag nag-metal joints ka, metal sections, it is important na i-determine mo kung tension siya or compression. Kahit kasi, for example, guys, meron tayong dalawang member na pareho sila ng nearest na load bearing, isa ay compression, isa ay tension, maaaring magkaiba dapat sila ng members. Kasi iba yung isa nga is tension, yung isa is compression. Yung size ba? Maaaring magkaiba sila ng size ng members. No? Kasi nga, yung isa is subjected to tension and yung isa na subjected to compression. Okay. So, yun nga, yung gamit nito guys is, I mean, yung methods of analysis na ginagamit natin for chassis, I know you are familiar with this one because kung nasa structural theory ka na, ibig sabihin, nagdaan ka na ng engineering mechanics and strength of materials na kung saan dinidiscuss yung methods of analysis for chassis. Ito yung method of joints and yung isa is the methods of sections. Okay? So, ayun guys. So, that's it. So, let's end this video. Yun lang yung ating i-discuss ngayon sa video na ito. So, I will be continuing the discussion with different topics about chassis sa ibang video. Okay, sa susunod na video. Okay, so that's it guys. Bye-bye!